dito sa kanilang last pick, ang taas ng kanilang sustain, and yung late game damage ay okay din. Meanwhile, Work Oster Force, this is a classic. Set up mula kay Unravel, follow up para sa kanyang mga kampe. Kailangan mag-ingat dito, Manjin. Naalala ko lang dito, ito rin yung mismong ginamit ng Work Oster Force against Next Play. Oh. Yung Esmeralda na to ni Ribo, medyo kailangan mag-ingat ni Kusei. Oo. Dito dahil for sure siya ang magiging initial target dito ng Esmeralda. Nabanggit natin itong kalugian ng isang Chang'o laban sa Esmeralda dahil nga mawawalan kagad ng shield ang isang Chang'o, and alam natin na mas malakas ang Chang'o kapag naka-on lagi yung shield niya. So with this, pwede nga itong matake advantage ni Doc Ribo. Seeing the emblems and the talents right now, mas magiging agresibo ang Work Oster Force dahil nga execute at meron silang flame shot. Meanwhile, reserva ang mga talents dito ng side ng Bren. Purifies at saka flickers, Rob Luna. Yes, and hindi na hinintay ni Losty na ma-jab siya ng paulit-ulit dahil naka-execute dito si Primortizi. So medyo kailangan maging passive dito ng Bren Esports. Not to the point naman na ibibigay nila lahat dito yung mga early objective on Work Oster Force. They could definitely contest. Pero Carl TC, all he needs to think about the first 5 minutes of this game is just get the buffs, get the farm on the jungle, and use the Blazing Duet sa mga minion waves. Kumbaga, kung ang sinasabi mo dito, Rob Luna, kung ikaw ang Bren Esports, kailangan chillax-chillax ka muna. Mamaya ka na muna arangkada. Kumbaga parang sa makina, magpapainit ka muna. Yes, ganon. Papainit. Pero speaking of mainit, mukhang si Chu ang unang nag-init dito para sa Work. Kasi kung iisipin mo, ang Work Oster Force, yung lineup nila, ito na yung parang pwede mo nang i-recta. Mm-hmm. Pwede mo nang mainit na. Kumbaga, pwede mo nang ipa-andar ka agad. Dahil may damage output sila, kagaya nga ng sinabi mo, Chu, getting the first blood. Maganda dito yung pwedeng follow-up ni Artizi. Kahit si Paquito ay pwedeng mag-start ng laban. Primortizi and Chu working together, and they will now take this turtle. Let's see kung magkocontest ba ang Bren. Flaptizi coming in, but Chu will take that free turtle. Nakita siya dito ni na Doc Ribo. One keys to victory for Bren is to shut down Chu. Tama ba ako, Rob Luna? Definitely, shut down Chu. Not only that, no. Bren Esports is also respecting na yun nga nagkaroon ng first blood dito yung Work Oster Force, and they have, sabihin na natin, mas capable ang isang Link to take the first objectives dito sa laro natin compared to a Claude, given na nag-blazing duet na rin si Carl TC doon sa minion wave. And ang papansinin mo talaga dito, Manjin, is itong Lunox ni Few. Kasi level 4 na siya dito. More than capable na sila dito ni Losty to get pick off, especially pag may pinamaan sila dito ng Shield of Divinity. Then pwede nilang i-burst down kagad with the Chaos Bolts. Totoo, no? Si Few ngayon ay level 4. And medyo masakit to, no? May mga naririnig din tayo dito na pag meron kang nakitang Lunox, kailangan tapatan mo ng Kagura. At mukhang lumalamang si RTZ dito sa Lunox. Ay level 5 na siya. Si Few, kaka-level 5 pa lang yan. Not only that, maganda rin yung synergy nila ni Unravel with this Sylvana. Yung combo. The combo, of course, the passive as well with the Dightless Resolve na mas dumadagdag. Like, mas malakas yung mga magic damage mo with having the Sylvana itself as your tank. Yun nga, pag tinamaan ka nung ikot-ikot, nung swab test. The spiral strangling. Sakit doon. Napakasakit nga noon. So medyo chillax muna ang dalawang teams natin dito, Rob. It's still an even ball game, pero mukhang Work Oster Force. Oh! Isang combo! Si Carl Tizzy, mukhang itutuloy pa rin ang laban dito as the orange buff will come in. Ultimate para doon sa Sylvana. Ayun na rin yung Tempest of Blades. Chu will actually take one. Ribo ngayon, pulado. Artizi going 1v1 with Ribo. Meanwhile, 2-on-2 sa doon sa top lane. Tinusok si Few, and Few will fall down. Doc Ribo with the Force Moon Shield. Meanwhile, may flame shot out naman dito na ginawa si Artizi. And Flaptizi will take the counter kill. Kills after kills ang nangyari dito, Rob Luna. Pero mukhang lumalamang ang Work Oster Force dahil dito sa control nila sa mapa. Obviously, mas nakalamang sa trade-off doon yung Work Oster Force kasi na-pick off nila doon si Carl TC, and they already na-contest din nila yung orange buff. And ito lang yung kailangan ulit-ulitin dito ng Work Oster Force. Pero at this point, mukhang kukunin ni Carl TC ang turtle at
napilitang mag-Temeso Blade out dito si Chu. Pero going back to sa nangyari na yun, it's still work Oster Force. Medyo nagkaroon lang ng konting bawi ang Bren getting that turtle. Pero at this point, work Oster Force ang gumagawa ng tempo or ang nagseset ng tempo dito sa game 1. Ang bilis din kasi ng lineup ng work eh. Mm-hmm. Meron kang Ling, meron kang mabilis na Kagura din, at mabilis din itong Chang'o kung iisipin mo eh. Yes. Diba? Parang lagi silang nandoon at the right moment at the right time, pantapat dito sa rotation ng Bren. So hindi pwedeng basta-basta mag-take ng teamfight ang Bren kasi laging nandun nga itong Ling. Pero kasi ang power spike talaga ng Bren Esport is literally on the late game. They have this Uranus, they have this Esmeralda. Both are capable on doing or skill correct on the late game. Given na si Coral TC, Claude pa dito, ang kailangan lang gawin dito ng Bren Esport eh hindi mag-snowball ang mga members dito ng Work Oster Force. Pero as per Work, their winning condition is to get as much as possible dito sa early game natin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaon dito ng Work Oster Force kay na Carl Tazy. 0-2 na si Carl Tazy this time. Meanwhile, si Few mapapa-order Villains out na lang. Pero si Flap Tazy ay nandito. Flame shot para kay RTZ. Super slow na wala si Few. Buhay pa si Lusty and si Flap. Pero si RTZ ay nandito na. Kagura versus the Uranus. At ginagangster na ng Work ang Bren Esports. What a perfect Imperial Justice coming from Unravel, getting Carl TZ at yung saktong-sakto. Yes, na-timingan doon ni Few with the Order of Brilliance, pero hindi pa rin enough yun para mabuhay siya. At wow, Work Oster Force, they've been doing very well for the last 6 minutes nitong laro na to, Manjin. This is the first time na nakikita natin to. Ito na naman yung initiation para sa Work. Meteor Shower para kay Kose. Nagtabi-tabi na ang Bren Esports. Sinalo nila lahat dito ng mga seasoning. Of course, ni Kose. Pero may sugod na paggawa si Doc Rebo at si Flap Tizzy. Carl Tizzy once again. Carl Tizzy falling down. Rob Luna, nabanggit mo to na si Carl Tizzy dapat mag-invest ka ng oras para mapaparm itong Claude na to. Yeah, and pero 0-3 na siya. Clearly na nakikita natin dito na na-shutdown ng Work Oster Force ang Claude ni Carl Tizzy. Pero hindi naman na to bago for this guy dahil ilang beses na nangyari to na siya ang pinofocus ng mga team. Oo. Pero kailangan mag-step up ng mga side lane niya dito. Most specifically sila Rebo and sila Flap Tizzy kasi sila yung magiging pillar dito for Carl Tizzy to get back on this game. Totoo. Kailangan lang siguro kung ikaw ay Bren Esports, magtiis na magtiis. Pero para sa Work kasi, kailangan lang nila sumugod ng sumugod eh. Kasi hanggat hindi pa makunat yung Uranus masyado, hanggat hindi pa kasing kunat yung si Lusty masyado, yung damage output ng Work Oster Force eh makakalamang talaga. Kaibigang Rob Luna, tama kay. Na parang tuloy-tuloy lang dapat ang pag-abante para sa Work Oster Force. And mind you, may necklace of Durance na si RTZ. Wow. Ito ang ngayon ang magiging dilemma rito ng Bren Esports. Yung tankiness dito ng mga side lane nila, slightly maninigin. Oh. And time, grabe. Yung mga initiation, yung mga parang dinuduwo sa mga side lane dito ng Bren Esports, yun ang nagiging problema. Totoo. Nila ngayon. Parang, lilipat yung camera doon sa kabila, may tinatry gawin yung Bren. Mm-hmm. Pero doon pala sa kabilang side, doon sa kabilang angle, may pinapatumba na yung Work Oster Force. Kung iisipin mo kasi, parang namimili na lang dito yung Work Oster Force kung sino yung mas angat or sabihin natin mas malalim sa mapa na pwede nilang i-pick off. And given that yung Chang'o sa baba, libreng-libre lang. Kusey is having a great time na na-perform lang sa baba just using the Meteor Shower at wala na, na-static na doon yung Esmeralda. Pero as per Bren Esports, as long as this outer turret on the middle lane, nasa kanila pa, kaya pa nilang i-hold to. Pero ang tanong, Manjin, hanggang kailan? Dahil 9 minutes in na, malapit na rin mag-respawn ang Lord, kailangan ng sumuntok ng Bren Esports dito. Aabot ba tayo sa TikTok timers? Yun yung sinasabi mo dito, Rob Luna, kung ikaw ang Bren Esports. Dahil ang Work Oster Force, mukhang gusto nila maaga mag-check out eh. They need to finish this early. Yung inyong overturn, tumama na nga. As Work Oster Force will force Bren Esports in the mid lane. Pero may split na nagagawa din sila dito because of Chu. So hirap na sila. Rob! Luna! Kamuntikan pa dito si Chu. Calculated. Mm-hmm. Ni Chu talaga yung pagpasok doon. And
pwedeng ulit-ulitin lang ni Chu yung ganitong bagay. Mapapareact doon yung Ren Esports kung saan pumupunta si streamer TC just has to stay on the top lane. Pwedeng kalampagin na ngayon dito ng Rogue Oster Force itong Lord na to and force Ren Esports to react. Oh, pero at this point, ito na nga yung reaction na sinasabi natin. Damage output is real for RTZ. Blazing Duet for Carl TZ is not gonna be enough as Rogue Oster Force will force out Bren and will destroy the mid tower. Finally, after 9 minutes ng pagpuwersa, may kasama pa atang Lord. Ang linis ng rotation, ang linis ng laro dito ng Rogue Oster Force. Bren Esports getting having those two deaths. I doubt na makakapag-contest pa sila dito, pero look at the gold. Ang laki ng diferensya, Manjin. This is almost 10,000 lead in terms of the items. Bitin pa ang maibabatong output dito ni Coral TC. He only has DHS. Well, pabuo pa lang yung golden staff niya and hindi rin niya ma-winstand yung damage pagka nagbe-blazing duet siya. Look at this. Unravel once again with Imperial Justice. Tignan natin dahil pumasok si Ribu doon sa likod pero bitin na lang. Ah! Yung kanyang damage. Si Carl TZ umikot na lang din as Unravel. Sinubukan yung tanking lahat pero masyado makunat si Ribu dito with a second skill. Oh, oh no! Lumalamang dito ang Bren ng isang iglap lang withstanding Rogue Oster Force. Meanwhile, yung Lord ay nandun na sa top lane. Mawawala dito si Flap Dizzy. Manjin, kailangan mag-ingat ng Rogue Oster Force dito. Sabihin na natin, almost 10,000 yung lead nila dito. But we said earlier na ang draft ng Bren Esports are definitely capable to stay on the late game. Oo. Pag na-prolong pa nila tong laro na to, like 5 minutes, hindi sila mabasagan dito ng base turret. Rogue Oster Force, baka yung nilamang nila for the first 10 minutes, eh unti-unting mawala sa dulo. Nabibitin eh, kumbaga, yun kasi yung timer nung lineup nila eh. Parang may ano eh, may oras eh, may alarm clock. Yes. Kumbaga pag umabot ka ng 11 minutes to 12 minutes, mararamdaman mo na yung lineup ng Bren. Kasi ang bilis ang pinili ng Bren ito eh. Mm. Parang nung nakita ng Bren yung Kagura, o Claude na kagad, dali late game tayo, instant pick din sila dito ng Baksha. Yes. So ngayon, yung work, alam ba nila to, Rob Luna, na malulugi sila eventually sa team fight? Alam nila to, pero ang maganda lang dito sa positioning dito ng work, given na wala na rin mga any outside turrets dito ang Bren Esports, eh hindi pwedeng lumalim ang kahit sinong members dito or even both of the sidelines dito ng Bren Esports. Hindi pwedeng gawin ni Flap PC na magpupush siya on a single sideline and even the Esmeralda kasi ang bilis din ng responde dito ni Chu wherein sobrang farm ng Ling ng Work Oster Force. Tignan natin ha, kasi si Chu ay nag-aabang, nire-respeto na rin to ng Bren Esports. Parang buong game, nakita natin dito Rob, na hindi umangat ang Bren. Look at this, Rogue Oster Force, kompleto pa lahat ng mga towers nila dito. Wala pang nababasag, di isang tore dito ang Bren Esports. Pero kung titignan mo sa gold, medyo kahit papano, nakakabawi sila. Mm-hmm. Pero ang ginagawa na rito ng work, they're just freezing the lane. Hindi na nila hinahayaan na magkaroon ng mga libreng gold doon yung Bren Esports. And from this position, pwede na itong the battle of attrition na hihintayin na lang ng Rogue Oster Force na mag-respond yung Lord. And from there, they could potentially take it or pagka nag-contest yung Bren, they could fight them head-on. Kumbaga, hinihintay na lang nila lumabas sa mga lungga ang Bren Esports. Napipilitang mag-ube strategy, oo. Manjin, ang Bren Esports dito. Kahit hindi ito yung draft na gusto nila. Pero wala rin talaga kasi silang choice eh. Kasi even Flap TC, sabihin na natin na tanky ang isang Uranus, hindi rin niya kaya dahil kayang-kaya siyang limahin agad. Or even kahit apatin lang dahil nga dito kay Chu na nakakatalon-talon sa iba't ibang lanes. Ginagawa na silang mga daga dito. Rogue Oster Force, the students, ladies and gentlemen. When your idols become your rivals, ang storya dito, kaibigang Rob Luna, Rogue Oster Force, waiting patiently. Patience is a virtue. Kaibigang Rob, tignan natin kung mabibait out ba ang Bren. Ito na ang pagsugod ni Chu. Ayan na yung tusok ni Unravel. Susugod si Dreamer. Pero teka lang, nagkakaambahan ang dalawang teams dito. Kumbaga, maingat din talaga silang dalawa eh. Parang itong Rogue Oster Force, ito si Tom. Oh. Tapos si Bren Esports, ito si Jerry. Mm. Kanina pa hinihintay ng Rogue Oster Force
Kanina pa nila siniset yung trap card. Pero disiplina para sa Work Oster Force. They know their winning condition. Hindi nila kailangang harapin basta-basta ngayon ang Bren Esport. Alam nila yung kalamangan nila in terms of the item, in terms of having the snowball early on. Pero ngayon, alam to ng Bren Esport, they could potentially contest this one at mukhang yun ang kanilang gagawin. Ito yung bagay na hindi nila pwede ibigay, no, Rob? Ano yung Lord take. Ito ang mangyayari dyan, Manjin. Magiging Lord dance to. So, kung sino ang ma-pick off, ang kailangan natin punahin dito dahil ang work ang magsisimula is si Unravel. Naka-shadow mask siya dito. Kailangan mag-ingat dito specifically ni Carl TC dahil once na mapasok siya sa Imperial Justice, wala siyang purify, wala siyang panglabas doon. Pwede siyang talunan ni Chu at mag-Tempest of Blade sa ilalim ng Imperial Justice. Kailangan na magandang positioning. Yun yung sinasabi mo dito, Rob Luna, ng dalawang teams. Kung sino ang unang mahuli mag-isa, doon magkakatalo. This is Lord 12 minutes in. Lord na 12 minutes, I mean. Luminous Lord na to, Manjin. And ibig sabihin ito, Rob Luna, tansyahan moments muna. Look at this. We're looking at items right now. Dito mo mapapansin yung Work Oster Force na sobra nilang nirirespeto ang Bren Esport. Sobrang laki ng lamang nila dito pero hindi nila minamaliit ang team na to dahil more than capable ang comeback potential for Bren Esport. And look at the items. Correct. Ang kunat na rin ng ibang members dito ng Bren Esport. Dalawa sa kanila naka-brute force na and given si Lusty, nabuo niya na rin yung kanyang antique kiras. Ang intense itong stare down na to, Rob Luna. Pero alam mo, Manjin, all eyes on Unravel dito. Siya ang magiging susi ng Work Oster Force. Yung Imperial Justice dito, isa sa pinakamalaking bagay para sa work ngayon, specifically pag nahuli nila pero si Rebo. Speaking of all eyes on Unravel, pare, yung all eyes ay nandun sa baba. Napitas mag-isa si Rebo dito, pero si Kusei naman ang next target. Ito na yung tunay na team fight. 3-on-3, blazing to the duet. Carl TZ, tumatabi ngayon kay Plap TZ. The TZ Brothers. Iniwan na lang dito, mga kaibigan. Chew? Si kaibigan Plap. Pero ito na, Chu versus Carl TZ. Tumutusok si Chu dito. Bang, bang, bang! Si Carl TZ, hindi ka pwedeng tumusok dito, Chu. Wala si Chu ngayon. Pero tatlo ang nawala dito sa side ng Bren. Work Oster Force still alive. Sila pa rin ang nakakalamang. Pero 20 seconds para kay Kosei, 35 para kay Chu. The TZ Brothers came to play. Hindi ko alam, Manjin, kung naduling lang ako doon kung may jungle creep doon kasi biglang bumalik yung buhay ni Carl. It's actually the DHS fault. Pero wow, that 1-on-1 with Chu is yung bagay na kapag pabalik at nakapag-sustain kay Carl TZ, they could potentially take this Lord. Let's see, dahil wala pa si Chu dito, yung retribution ay lamang sa side ng Bren Esports. Here we go! Wow! Oh no! Anyari sa Pinas, Work Oster Force na outplay dito ng Bren Esports. Ang pinakamalupit doon, sila ang nakapick off. Nakuha nila si Rebo. I really thought it was Obir. Gamit nga dito kay Wolf. Pero alam mo, yung pagkakapitas na yung kay Rebo, yun din yung naging susi para sa Bren Esports sa pagbalik doon sa laro na yon. At malayo kasi si Yung Ling. Nasa bottom lane siya. At yun yung alam ng Bren, kaya nila pinalagan. And from that position, lalo na yung 1v1 ng Ling at ng Claude, sobrang pang TikTok yon dahil doon nakabawi ng malupet ang Bren. Tignan mo ngayon ang lamang ng work, 4,000 na lang mula sa 10. Man, from an intense stare down doon sa pitas na nagawa kay Rebo, kahit ako, akala ko it's Uber na eh, tama ka eh. Pero kasama pala sa plano yun. Malayo yung Ling, tama ka. At tsaka nila Ginoo. And this time, Bren Esports, bukod sa Lord, nakuha pa nila yung tower dito sa baba. And Work Oster Force, sila na ngayon ang nadidisrupt. Libreng tore sa Bren, and then biglang back. Wow! Biglang bumaliktad literal ang vapor dito ng Work Oster Force. They are still not out of this game. Kung titignan mo, lamang pa rin naman sila sa goal, pero sila ang unang nabasagan dito ng base turret sa baba. Pero ang pinaka naging lamang ngayon ng Bren Esport is nabawi nila yung vision sa buong mapa. Oh, nandahil doon sa play. And Rob Luna, pinag-uusapan mo to kanina, pinagsinasabi mo to kanina because of the armor items na meron na ang Bren na out-sustain na nila yung damage ng Work Oster Force. Dito mo masasabi na na-late yung Work Oster Force sa timing nila. Nakaabang dito sila Unravel at RTC.
pag sila nakapitas dito at si Carl TC ang tinalunan ni Unravel. Okay, let's go. Pasok na ngayon si Chu. Carl TC versus Chu Part 2. It's still the same. Ganun pa rin ang resulta. Meanwhile, makakakuha dito si Trimar ng isa. Pero wala na si Chu ngayon. Isang minuto. Unravel, pulado na din. Carl TC versus Unravel. San ba pupunta yung camera? Eto, nagkatakbuhan na. Nako, napapaligilan ka na, Carl. Pero nandito rin si Flap TC. Tinulungan ng kapatid. Habang si Uncle Rebo, the doctor, masyadong mabilis, winagayway ang kanyang mga tela-tela as Bren Esports will again claim the victory from that team fight. Hindi na rin pinili talaga ng Work Oster Force doon si Carl TC dahil naka-immortality na siya. Yes, mapapop nila yung immortality pero mamamatay naman silang dalawa doon ni Unravel. Pero yes, napick up pa rin naman dito yung Kagura. Pero Manjin, look at this. From a 10,000 lead, dikit na ngayon ang gold ng both of these teams. Oh. At right at this point, Bren Esports na ang naghihintay lumabas. Naging, sila na yung naging predator. Sila, inihintay na lang nila rito na mag-respond yung susunod na lord. Nagawa ng Work Oster Force yung gusto nila mangyari. Imperial Justice dito ni Unravel, sabay talon ni Chu with the Tempest of Blade. But with the proper positioning doon ng Claude, hindi nila nahuli on the part 2 ng 1v1 ng Ling versus Claude. Ang ganda rin ng tago nila dito. And si Chu na naman ang kanilang main target. Chu mapapagamit dito ng Tempest of Blade. Pero si Kose ay hindi na mabubuha. Ay TikTok timers na tayo. Sumakto pa. Look at the call. Rob Luna ng Bren, nung sumaktong 20 minutes, sabi nila, it's game time. 50 minutes out, si Trimar at si Kose. Kaya nilang tapusin to, Manjin, dahil wala si Kose, walang meteor shower, walang pang minion wave clear. Yes, nandito pa naman si RTC, pero pipilitin to ng Bren Esports. Oh my God, systematic movements. Flap. Mula sa teachers, mula sa masters, and Work Oster Force. Hindi nila kayang depensahan lahat ng lanes. Isa lang yung kayang ma-split. Mukhang pipilitin na talaga to, Manjin. But look at Unravel! Here we go! Pero upos ang work dito. Let's see Chu trying his best. Pero si Carl TZ lang ang nawala. No damage whatsoever for Brent to take the base. Pero Manjin, ha, merong ano ha, merong a light dito sa tunnel ngayon ng Work Oster Force dahil ang na-pick off nila doon is Carl TZ at mas mauunang mabuhay yung dalawang members dito ng Work Oster Force. Baka isugal nila ito na kunin yung susunod na lord kasi kailangan nila makapag-shove ng minion wave, kailangan nila ng advantage as this of late. 30 seconds pa bago mabuhay dito si Carl TZ and look at that. Work Oster Force, iniikot-ikutan na nila itong lord na to. Kaya-kaya nilang ma-outplay ngayon ang Bren. Bren, maghihintay ng 20 seconds. Binabantayan itong Lord Pit, Work Oster Force. Eto na ang pagsugod. Nag-call na ngayon si Chu na it's time. Huwag na natin hintayin si Carl dahil si Fiu ngayon melting down. Pero nako, nagkaiwala yung laban. Flap TZ, inaabangan niya si RTZ. Pero si Trimar TZ, ang daming TZ. Sinapak si Fiu, nawala si Fiu dito. Pero si Kose naman na matitira. Ang labo na nangyaring laban dahil sa kabila 2-on-1, sa kabila naman 2-on-1 din, buhay na si Carl. Pero ayun ang nawala, si RTZ. Unravel ngayon, pakunatan against Rebo. Meanwhile, 1-on-1 si Carl TZ and si Chu doon sa mid lane. It's still Bren Esports. Ladies and gentlemen, with the right decision making, lumamang na naman against Work Oster Force. Yun yung iniisip ko doon eh. Nakipag 1v1 doon yung Ling doon sa may gitna. Yes, ang ganda na initiation ni Trimar TC getting few. Pero naiwan yung ibang members ng Work Oster Force on the back lane. Pero ito, bakbakan na naman sila. Unravel tumalon. Ito na yung Spiral Slanging. Apat dito sa side ng Work. Apat din sa Bren. Pero Carl! Damage output. Nakokose ang ganda ng kanyang pwesto sa gilid. Talo ata dito ang Bren dahil yung Work. Dami pa nilang buhay! Ito yung mga sapak ngayon ni Trimar TZ at si Rebo na ngayon yung main target. Naging gulong na si Lasty. Si Unravel nag-aabang pa dito. Tinusok! Si Rebo! Tinusok sa ilong! Oh no! Rebo! Ngayon, bumabagayway ng kanyang mga second skill. Pero walang namatay. Si Carl TZ lang. Si Chu ay nandito pa rin. At buhay pa rin ang Lord Work Oster Force.
Kosei is the way. Good positioning. Buhay pa sa laban na to. Buhay na buhay pa talaga dito ang mga members ng Work Oster Force. Pipilitin na nila kunin tong Lord na to as Bren are also contesting this one. 20 seconds pa bago mabuhay dito si Karl. Ito, bakbakan na naman sila dito, Manjin. With a quarter of brilliance ang manggagaling dito kay Hugh. Oh. Napitas nila si Kosei. Kakasabi lang natin dito na si Kosei is the way. Pero naku na, natanay ng Bren. Pero lamang pa rin ngayon dito ang Work. 66 seconds. Si Doc Rebo. Masyado mapunat dito si Dream RTZ. Flap TZ ngayon. Siya na ang natira pero nawala na siya. But look at the minions dito sa loob ng base. Pero Work Oster Force. Pero Manjin, ang natira lang sa Bren, si Carl TZ, nakaka-respawn pa lang, pati si Lusty, itong Baksha, itong gulong, pero siya na ngayon ang pinuputirya ng Work Oster Force. Mayroon pa siyang immortality dito, Rob Luna, but it's not gonna be enough. 1v4, will Carl TZ be able to steal the Lord? Yun ang pinakamalaking tanong. Medyo sugal to, Manjin. Maghihintay na lang si Carl TZ dito, mukhang ibibigay ang Lord this time. Work Oster Force outwitting the Masters. Buo na rin ang BOD. Binabantayan na lang nila ang minions. Mabubuhay pa naman dito ang Bren. Yes. Wise pero decision. Magiging mahirap na to para sa depensa, Rob Luna. Yes, mahihirapan dito. Well, kakayanin kung makakaroon dito ng pick-off dito ang Bren Esports. Kung kanina nga nabawi nila yung 10,000 lead na yon, naibaliktad pa nila. Sila pa nga ang unang nakakuha ng mga base turrets dito. Pero kailangang mag-ingat dito, specifically with Carl TZ. Ilang beses na siyang nahuhuli dito ni Unravel with the Imperial Justice. And on point, ang Work Oster Force. Whenever na tumalon si Unravel, talagang bato lahat ng skill dupon sa clone. Bato lahat. And kung titignan mo, umangat agad yung net worth lead pabalik sa Work Oster Force. And ngayon, ito na yung march towards the mid. Tama ka dito, Rob Luna, yung mga pwesto ni Carl TZ ay nalulugi to the point na uhuli siya ni na Unravel. At ito na nga yung push na ginagawa ng Work. Basagan Tower, 13k ang buhay ng Lord this time. Makakapag-depensa pa ang Bren. Pero kailan mangyayari ang laban? Medyo natabla lang dito ng Work Oster Force ang mga tore against Bren Esports. Wala pa rin namang namamatay ni isa dito sa mga members ng bawat kupunan at magbaback, magdi-disengage muna ang Work Oster Force. Ayaw din nilang isugal na baka biglang magkaroon ng easy pick-off doon. Hindi pa nga gumagamit ng ultimate doon yung mga members dito ng Bren Esports. And talagang nagtatansyahan lang sila dito, Majin. Oo, chillax muna sila dito, Rob Luna. Kailangan din natin chumilax. Kasi itong laban na to, hindi siya yung type ng laban na 5-on-5 na sabayan eh. Oo. More on out-sustain, more on pitasan sa gilid. So ang kailangan natin pagmasdan kasi dito ay yung pagpasok nila sa mga bush at yung kung sino ang mag-isa. Tama kay laging nadadali si Carl TZ nung Imperial Justice and i-comment natin si Unravel kasi lahat yon ay talagang sa kanya nagmumula. Sa kanya talaga nagmumula. And looking at the items ngayon dito ng Work Oster Force, given that 2 Divine Glaives on the mages dito, and sakit. Ay, dami, sobrang masakit. And even Chu, nag-see Halberd na rin siya dito to be able to deal out damage dito sa mga sustain heroes ng Bren, kila Rebo, kila Flap TZ. So, I'm suspecting dito, Manjin, nahihintayin pa natin yung susunod na Lord. We're actually looking into a 30-minute game on game 1 nitong laro na to, from the point na nag-snowball yung Work, nabawi ng Bren, pero at this point, it look like Work na naman ang magsiset ng tempo dito sa late game. Welcome to the playoffs, Rob Luna. Welcome to the playoffs, boys and girls. Game number 1 pa lang to ng isang best of 5. And we're having ourselves a treat. 27 minutes. Ito na ba ang team fight na inaharap ng Work Oster Force? Si Few main target ni Dreamer dito. Oh no! Spiral Strangling! Walang tumama dito. Meteor Shower para kay Kosei. Susugod ba ngayon ang Bren Esports? Nagmintis doon yung Imperial Justice. Now, Lusty is trying to zone out the members dito ng Work Oster Force. Pero you would have to look at Dreamer TZ. Siya ang nagiging problema matikalalasan dito ni Few. Kaya napipilitan siyang gumamit agad. Ng Order Brilliance. Pero si Chu! Speaking of problema, si Chu, ang sakit ni kaibigang Ribo dito. Wala na siyang energy dito, nakaabang sina Unravel. Ito yung nangyayari, Rob Luna. Yeah, ang impactful nung walang tinamaan ng Imperial Justice. Pero
kung titignan mo kung gaano kakalmado yung dalawang teams, nang tansyahan kung kailan yung tamang pasok. Kahit yung Bren, alam nilang wala na mga cooldown yung work, nire-respeto pa rin nila eh. Oo, kailangan din nila talagang gawin yon. And specifically, yung pagtalon doon ni Unravel doon sa may bush na yon at wala siyang nahuli, instant engage tala agad. Dito mo mapapansin eh, na, from that point of initiation, pag hindi nag-work sa kanila, out agad. Pero ngayon, buhay na yung ating fourth lord dito sa laro na to. At in terms of positioning, mas maganda para sa Bren Esports. Pero kailangan mag-ingat dito, kakalampagin to ni Carl TZ. Ito na, pero simula. Si Unravel, maganda ang positioning na naman dito to be able to take down or rather jump in dito sa ating Claude. Ito na ang simula ng isa na namang Lord Dance. Meron para silang Unravel, meron silang Sylvana na posibleng manghuli dito kay Carl TZ. Yeah, totoo ka dyan. And kung boxing man to, nasa round 12 na tayo. Oo, kumbaga, ano na to eh, battle of attrition. Kung parang ano eh, maumay talo. Oo, walang nag-KO eh. Ito yung tipong ano talaga eh. Paunaan sa pwesto, paunaan sa Lord. Here we go again. Masyado nang makunat si Lusty and si Flap. Pero ganun din naman sa work. Makunat na din dito si Trimhar. Maging si Unravel ay hindi na rin agad-agad mamamatay. Pero ang pinaka-kicker dito ah, para sa side ng Bren Esports in terms of damage is actually Ribo. Kahit nakita natin yung talon niya kanina kay Chu, isang falling Starmon halos nang alahati agad given na may yung pagka-Starlight Dance niya. Mm-hmm. So, kailangan din nilang pansinin na rito yung Esmeralda. Kayang-kaya pa rin naman nila itong tunawin together with RTC, with a burst, with a yin-yang overturn. Oh! Pero at this point, speaking of burst, ayun yung order brilliance dito. Meron ako, buhay pa rin si Pew. 80 seconds down si Kosei. At hindi tumama dito yung falling Starmon ni Ribo. Pero okay lang dahil buhay na buhay pa rin ang kanyang mga teammates. Meanwhile, may immortality na na-pop doon sa bandang jungle side. Si Dreamer Tizion and Bren Esports once again with another outplay. Wala si Kosei. Isang minuto. There you go. The nail in the coffin. Binili na ni Carl TZ yung Malefic Roar. Magre-ready ata sila dito sa push, Rob Luna. Ready na talaga nila to. Kung titignan mo rin dito sa mapa, hindi na rin susubukang i-contest dito ni Chu. Nag-segway na lang siya doon sa may bottom lane. Pero going back doon sa clash before that Lord, ang ganda ng timing, ang ganda ng pagkakabit doon ni Few with the Order of Brilliance. Medyo napalalim yung mga members doon ng Work Oster Force. And Chu! Oh no! With the Winter Truncheon bait, hindi niya napitas si Few. Nag-grow si Few as a player. And Few, sabi nga nila pare, di ba? You cannot teach old dogs new tricks. Pero sabi ni Pew, ito yung mga tricks ko. Hindi naman old to eh. Hindi naman old to. Pero wow, what a great timing using the Winter Truncheon. Even Flap PC na inggit. Sabi niya ako din. Bibili din ako. Ang idol ng mga kids. Oh, probably wow. Putting this one in the bag. 40 seconds down. Si Pew. 26k sa HP ng Lord. Walang jungler ngayon ang work. Pulado si RTZ. Nag-Winter Truncheon din. Dinagana ni Ribo. Eto na yon. Bren Esports. Intense teardown.